Hello guys and welcome po ulit for another video. So sa video natin ngayon guys, ipapakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano tayo magpiprint ng mga pictures or let's say mga litrato gamit ng ating mga mobile phone sa tulong ng or sa tulong ni Noko Print. So unang-una, siguraduhin natin na meron tayong printer at yung kable natin is nakakonect doon sa printer. Pangalawa is yung ating OTG cable. So yung akin is 2-in-1 type C at saka micro. And lastly yung cellphone natin na may naka-install na Noko Print. At syempre pala guys, yung gagamitin natin na photo paper is Orion's. So ito po ay size A4. So, check natin yung ating OTG option kung naka-on na ba. Sana ba yun? So, turn on natin yung OTG connection natin. Tapos, turn on ko lang yung ating screen recording para makita nyo kung paano ko ginagawa yung pagpiprint. So yan, naka-turn on na yung ating screen recording. So kabit natin yung ating OTG doon sa printer cable. Tapos yung OTG doon sa ating smartphone. So, lalabas yung notification ni Noko Print. So, okay nyo lang. Tapos, kapag nakita nyo na yung printer nyo dyan, so, goods na yan. So, in my case guys, always ko ginagamit yung generic na driver. So, tapos, select natin yung photos and images. So, select tayo. So, when it comes to Noko Print guys, so, yung pag-select ng photos ay isa lang. So, kung gusto nyo magdagdag ng ilang pictures or litrato, tap nyo lang yung plus sign sa itaas. Yan. Same pa rin. Yan. Tapos doon sa settings natin guys, ito yung ginagamit ko na settings. So multi-page printing isa lang, single, double-sided printing, one-sided only. Tapos yung size and layout option, mamaya na yan, babalikan natin yan. Tapos yung paper and printing option, so yung paper size natin is A4. Tapos, yung output mode natin is yung very high quality. Yan. Tapos, balikan natin yung size and layout option. So, images per page. So, select natin multiple. Tapos, yung mga narrow gaps or pwede rin walang gaps. Tulad yan. Tapos, yung image scaling, so select nyo lang is scale to fit or stretch to fit. So yung gamit ko is scale to fit. So paper orientation, naka-auto yan guys kasi depende yan sa mga litrato na ginagamit nyo. So much better kung naka-landscape sila lahat, landscape yung gagamitin ninyo. Tapos, kung naka-portrait naman, portrait yung gagamitin ninyo. So, much better kung iisa lang yung orientation nila. So, ito margin, narrow margins ito para sa paper niya. Tapos, yung position ay center.
So kapag naset niyo yung mga option na katulad sa akin, so select niyo lang yung print. Tapos magpre-print na yan guys, so hintayin nyo lang matapos yung print. And by the way guys, so yung picture quality niya guys is depende din yun sa quality ng mga photos or mga litrato ninyo. So kung maganda yung pagkakuha ng picture, so maganda rin yung quality na mapupunta sa pagpiprint niya. Tapos habang hinihintay natin yung matapos yung print guys, so meron tayong mga katanungan galing sa ating mga viewers tungkol po sa mga printers. So mayroong silang katanungan kung yung brand at saka model ng printer nila is pwede ba sa Noko Print. So as much as I would love to answer those questions guys, so hindi ko siya masasagot kasi isa lang yung printer ko, which is yung Epson L120. Tapos kung sa pictures naman, so pwede siya mag-print ng picture. So sundin nyo lang yung mga settings na ginamit ko or pwede nyo rin kulikutin. So pero yung problema dun eh, sayang naman yung ink na kinagamit ninyo. Tapos most question natin guys is depende din yun or dun sa mga smartphones nila kasi nagtatanong sila kung pwede ba yung model ng phone nila. So yung sa akin guys, based on my experience sa simula sa yung unang video natin, is depende po yun sa phone as long as sinusupport niya yung OTG option. So kung walang OTG option yung phone nyo, so I'm sure hindi yan gagana. So meron namang other ways na pwede kayong mag-print gamit yung Noko Print niyo, which is yung mga Wi-Fi enabled na mga printers. Nandun naman yun sa option na i-connect nyo lang yung phone nyo through Noko Print dun sa wireless name ng mga Wi-Fi printers ninyo. So nasa 42% na siya guys. Print job has been sent to the printer. Okay. So, balikan natin yung settings natin guys. So, meron pala akong ipapakita ulit sa inyo. So, tungkol sa image size. So, yung 3.5 inch by 5 or 9 by 13 centimeter, yan po yung 3R. Tapos kung para sa 4R yung gagamitin nyo is yung 4 inch by 6 inch, 10 by 15 centimeter. At tapos yung mga wallet size or known as 2R, yung isa-select nyo is yung 2.5 inch by 3.5 inch or 6 by 9 centimeter. So yung tatlo na yan lang yung pipiliin nyo. Or kung gusto nyo namang malaki yun, meron tayong 8 by 12, 8 by 10.
So hindi na ako sure kung ano yung mga sizes nung iba. Yan. Tapos ito yung ating output. So yung dalawang to is originally naka landscape siya. So ni-rotate ko lang yung picture para maging portrait. Yan. So yun lang guys. So yung video na to is request po ng ating kakilala kasi nagtatanong siya kung paano mag-preprint gamit yung ating cellphone through Noko Print. So ito, i-edit ko na lang to tapos i-upload ko to para makita niya. So and that would be all. So sa mga bagong naligaw sa channel natin guys, ako po si Leo and welcome po sa aking bucket list. Hanggang sa susunod na video. Bye for now and thank you.